hindi lang bagong regime ng pinasok sa panahon ni Jokno, kundi bagong leadership din pagkatapos ni Jokno. Nakaupo ngayon ang dating nagtulak, nag-champion ng value-added tax, si Secretary Ralph Recto. At bagamat tinutulak natin yung isang UN or binding UN tax treaty kung saan ang Pilipinas ay magiging bahagi hindi lang simple sa paglagda, kundi sa pagtutulak mismo sa United Nations, ay hindi pa rin nawawala yung commitment na binitawan ni Secretary Jokno nung siya ay naging kalihim. At ang anong commitment nun, ang pagpayag ng Pilipinas ay sasang-ayon dun sa Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, BEPS, yung Base Erosion and Profit Shifting Framework na binabanggit ng mga kasama natin. This is problematic because the governance, you leave the governance on tax or revenue generation doon sa kung anong tinatakda ng mga mayamang bansa as against doon sa isang tinutulak ng iba't ibang bansa sa panguna ng African groups, ng G77 plus China, na mas maganda sana dahil ang framework nito ay nakabatay sa United Nations guidelines, principles, including the human rights framework. Pero hindi ganito ang saloobin ng OECD. Kung maalala natin, yung Recto, from 10% na VAT, naging RVAT, Reform Value Added Tax, naging 12%. Kaya may pangamba na nitong sinabi niyang hindi magpapataw ng panibagong buwis ngayong taon ang gobyerno. This is good news actually, not for the ordinary people, but good news for the rich. Kasi ibig sabihin, saan sila kukuha ng buwis? In fact, sa kanyang pagpapalawig dito, ang sabi niya, better collection. Ano yung naka-exist na mga tax measures? Yung tax reform for acceleration and inclusion, yung train, yung create, on top of the existing regressive tax measures, including the value-added tax. So you are not actually plugging the loops or the gaps, but you are reinforcing the existing unjust tax infrastructure that is in place. So wala siyang binabago. At dahil dyan, ibig sabihin, kung hindi sila magsusulong ng panibagong pagbubuwis, hindi rin mangyayari yung sinasabi ni Carlo kanina, yung wealth tax. Yung pagbubuwis sa mga mayaman, mga bilyonaryo, yung mga korporasyon, na mas malaki at tiba-tiba ang kinikita, na mas malaki sanang aambagin para sa revenue generation ng ating bansa. Take note, in the context of this push, na napakahalagang usapin, we are overshadowed by yung charter change. No? And the last Senate inquiry, nitong huli lang, 13 billion pesos yung bill, yung halagang kakailanganin para sa People's Initiative lamang. Saan kukunin yun? Mula sa atin yun, sa kaban ng yaman. Kulang na nga, the current DOF, ang kailangan nilang erase ay extra 120.5 billion pesos for this year, 152.2 billion pesos for next year, and 183.2 billion pesos for 2026. Revenue target ng Bureau of Internal Revenue, BIR, is 4.3 trillion pesos. Take note, magkano ang budget for next year is more than 5 trillion pesos. Ibig sabihin, uutangin yung kalakhan yan o yung kulang. And mahalagang usapin ito pagkat lumalaki rin yung agwat ng hindi pagkakapantay-pantay dito sa ating bansa. Gini coefficient ratio, according to 2022 data, when we say Gini coefficient, the closer to 100, the greater the inequality. Ang Pilipinas po ay nangunguna noong taong 2022 sa 6 na ASEAN countries na pinakamalaking ekonomiya. 2024, na-overtake po tayo ng Singapore, but we are second. But Singapore is super rich compared to the Philippines, no? Ibig sabihin, lumalaking agwat ng hindi pagkakapantay-pantay, at isang refleksyon ito nung uri ng buwis na kinukuha mula sa mamayan. Take note that taxes are the lifeblood of any society. Ours is not exempted. And it is also an equalizer, no?
Ibig sabihin, those who have more in life should have more responsibility. Taxation po ang isang form to ensure that there is equity. Dahil hindi magpapatupad ng mga panukala tulad ng wealth tax, at balak pang pumasok o ipatupad siguro yung BEPS framework na papababain pa sa 15% o hahabulin yung minimum na 15% corporate income tax, ano na lang ang perang makukuha ng gobyerno? Ano, sino ang kanyang pipigain? Kung hindi ang mga korporasyon, ang ordinaryong mamamayan. Kaya dito nga sa huling datos ng Philippine Institute for Development Studies, lumalaki yung bilang ng tinuturing ang sarili na mahirap. Imagine, yung masasabing hindi ka mahirap pag ang iyong kinikita ay 10,957 pesos per month. Pag below niyan, mahirap ka. Eh ang PSA, Philippine Statistical Authority data, mas mataas pa nga, because if you earn 13,797 pesos per month, you are not considered poor. Eh marami sa ating mga kababayan, lalo na labas sa metropolitan centers, ang mababang kinikita. They may be tax exempt, but because of indirect and regressive taxation, halos wala nang napupunta sa mga basic essential services na hindi naman napupunan ng government intervention dahil kulang ang pondo. Dahil kulang ang pondo, mangungutang or kukuha muli dun sa mga mayan. This is the perfect recipe for rising inequality and income inequality in the Philippines. Kaya ang atin, hindi lang simpleng manawagan tayo sa ating gobyerno na magpasa ng mga konkretong measures to address rising inequality, but to ensure that yung ating pinapasok na mga kasunduan ay hindi mag-undermine sa mga existing, what is little of the existing domestic regulations that has the semblance of ensuring equity. At isa niyan ay yung corporate income tax. 32% po yan dati for corporations. Binabaan 25%. Malaking bawas na po yan. Malaking pera na po ang nawawala dyan. Hindi pa bilang dyan yung yaman, yung pera or tax na pwede makuha mula sa mga yaman nila. Yan yung wealth tax. Sa usapin ng BEPS framework, to heed the voices of many leaders in the Global South in rejecting this framework. Mamaya, pagbibigyan siguro tayo ng ilan na ang kumupirma dyan, but let us not join the bandwagon in the race to the bottom. No? On train to stop tax abuses by corporations and the elite, to step up measures to end illicit financial flows. Pangalawa, to end regressive tax policies, including din po dyan yung VAT. And to end wasteful and harmful tax incentives as well as tax and labor abuses. And finally, to increase allocation of tax revenues for public services and not service payments. Ilan lang po ito sa mga konkretong hakbang na gusto nating isulong sa gobyerno. Ang problema, ang gobyerno tila may schizophrenia. No? Nung joke, no, ay pumirma siya ng BEPS, ilang linggo lang, parang umaaray na. No? Sabi niya, hindi kaya ang 15% na minimum corporate income tax. Kung hindi pala kaya, bakit pumirma ang gobyerno? So there is no other logical alternative but to rescind the Philippine government's position agreeing or acquiescing to the BEPS framework and to support and to rally behind the call for a UN recording in progress convention or tax treaty now. Maraming salamat po.